Pero as in talagang, halika dito. Ganon. As in, halika. Considering, alam mo naman oo, totoo, pero tinuluyan mo pa rin hindi, siya, no? Hindi pwedeng hindi. Alam matapos ni isinawalat ng veteran vlogger na si Maharlika na may isang sikat na celebrity ang kasama ni BBM na umano'y nagdudurog. Sa Rockwell Makati, positibong pinangalanan ng maraming source na ito'y walang iba kundi ang Diamond Star. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakakaladkad ang pangalan ngayon ng veteran actress na si Maricel Soriano sa iskandalong kinasasangkutan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos at di umano'y Pidiales. Nakasama ng batikang actress noong iririd sana ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kwento ng isang source, sa panahong nagdudurog di umano ng pulburon ng veteran actress, ikinagulat ng mga residente ng Rockwell sa Rizal Tower na di umano'y minsang naglakad ng hubot-hubad si Maricel Soriano dahil sa pagkahay nito. At ito pa ang isa sa nakakagulat, damay rin sa nasabing pagdudurog ng pulburon ang nakababatang kapatid ni First Lady Liza Marcos na si Martin Araneta, sariling bayaw ni President Bongbong Marcos. Aamin o ibuboykot, ito ang naging banta ng maraming netizen sa veteran actress at nag-iisang Diamond Star na si Maricel Soriano, kung saan ngayon nakakaladkad ang kanyang pangalan sa di umano'y controversial na Pidiales na inilabas ni Maharlika, kung saan pinangalanan ng maraming source na kasama di umano ni BBM sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati na nagdudurog umano ng pulburon ang batikang aktres. Dagdag pa matagal na umanong nanulong sa ipinagbabawal si Maricel Soriano, kaya tinamon siya ng veteran journalist na si Jason Sa na aminin sa publiko ang kanyang pinagdaanan, lalo pat tila sangkot dito ang pinakamataas na opisyal sa pamahalaan. Mas nagulat pa ang maraming netizens online nang i-reveal ng isang reliable source na di umano'y kapatid ni First Lady Liza na si Martin Araneta, na siyang di umano'y nooy boyfriend ni Maricel Soriano ay damay din dito. Ayon sa ibinahaging post ni Maharlika, Part 1, Ang Ebidensya. Confirm ang sinasabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng Pideya noong panahon ni Noynoy. Ayon sa Ating Puting, nakipagsabuatan si Kuting at Liza sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapa. Kasado na ng gabing yun ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pang panatilihin si BBM sa admin. Nasa mga kamay, puso at utak nyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Dagdag pa, hindi raw lingid sa kalaman ng mga taga-showbiz na pinagdaanan ito ng veteran actress at alam raw nila ang umano'y dark side ng buhay ni Maricel Soriano. Isa pa sa ikinagulat ng maraming netizens nang madawit dito ang nakababatang kapatid ni First Lady Liza at sariling bayaw ni BBM na si Martin Araneta na di umano'y ex-boyfriend raw ni Maricel Soriano na madalas maispatan sa Rizal Tower ng Rockwell sa Makati City. Matatanda ang bago makaladkad ang pangalan ni Maricel Soriano. Ito ay naging controversial rin matapos inindurso si Vice Lenny Robredo noong 2016 at nakita ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend na si Martin Araneta na kasama ang di umano'y smuggler na si Michael Ma at si Pangulong Bongbong Marcos. So gusto niyo na bang malaman itong artista na ito? Kung sino ang kasama ni Marcos Jr. na sumisinghot noong mga time na yon noong 2012. Ito ang clue. Okay, ito yung kanya mga litanya sa pelikula. Sabi niya, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Querida, kabit number to, mistress, relasyon! Terry, huwag mo ako mga Terry-Terry. Yung tanong ko ang sagutin mo, are you fucking my husband? Yan ang clue. Mga palangga, yan ang clue. Huwag mo ako mga Terry-Terry. Oh, gusto niyo ulitin ko? May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida, kabit, number two, mistress. Relasyon. Terry. Huwag ba ako matairi, Terry? Yung tanong ko, ang sagutin mo. Are you? Oh, ba't nagiganyan? Ay, nako, mga palagyan. Okay, ito na. Basahin na natin. Alam niyo na, anak siya ni John and Marcia. Okay? Huwag niyo ako mga Terry-Terry. Are you?
chucking my husband. All right. Eto na. So sabi dito, sabi dito sa ito kasi yung maputing ahas ko, Diyos ko po, ano ba nangyayari? So anyway, yun yung kasama niya. Ngayon, basahin natin ulit. Balikan natin itong si Pedea. Wala po talagang makikita nga diyan, sana nga magsalita na si Terry. Wala po talagang makikita diyan sa promis na sinasabi ni Lazo kasi nga po hindi natuloy. Dahil nga inarbor. Pero yung dokumentong ito, mga kababayan, okay. Tignan natin, napakita natin siya. Tignan nga kung baka may ma-incriminate dito ang tao. Baka kasi papatay nila, mahirap na. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay permado. Alright? So ito ay permado, mga hitad. Nakita niyo ba to? Layuan natin. Okay, nakita niyo ba ito sa baba? Layuan natin. May pirma yan, oh, kaya ako tinakpan, mga hitad. May pirma yan, hindi ko lang yan basta-basta tinakpan. Yan ay ang pangdama natin sa ati, sa Pedea. Yan, nahulog doon naman kayo sa patibong. Mga jutang ginemes nyo. Alam mo, nagmana ako kay Duterte. Strategist. Ayan mga kababayan, oh, malayo lang yan, nilalayo si Nadia ko. May pirma po yan ng supposedly na mag what do you call it, na mag-read. Ngayon the question is, mga kababayan, ang tanong ng bayan, ang sabi ni Lazo dito, ng Pedea, a critical feature of Pormis is that one cannot insert or tamper with recorded operations. Hindi nga na-record dyan sa Pormis na sinasabi niya kasi nga inarbor na ayon sa ating puting ahas nung time na yun ay si Ochoa. Alright? All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubts on data the system contains. In an age, sabi ni Lazo, in an age, listen to this, darling, namnamin natin, intindihin natin ang bawat kasinungalingan ng jutang din ng gobyernong ito. In an age where artificially intelligence can generate realistic fake videos. Why the hell this jutang ginemes, okay, na Pedea na minention niya ang realist na ang na sa panahong ito, sa panahon ng artificial intelligence na pwedeng mag-generate na ng realistic fake videos. May pinakita na ba akong video? Wala pa. Kung matalino kayong lahat, alam ko matatalino kayo. Okay? Ito ay in preparation dun sa mga part 2, part 3, part 4 natin. Inuunahan na ng gobyernong ito na hey, kapag may lumabas na video, kahit na si Kuting na ang nandiyan, this is in AI. O this is fake. See? See mga palangga? I told ya. So kinukondisyon na ang utak ninyo na kapag ito ay lumabas ang video, ay AI yan. Kapag si Kuting ay nagsisingot ng pulburon, kasama si Terry, mga palangga, yun. Tapos sabi niya, additional spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Julul, pakita natin kung sino ang tunay na nagsasabi ng fake news. Tanggalin na muna natin yan. Okay, mga hitad. All right, mga jitad.